Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw, isa pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng lumang fuse box at sa bago nating breaker na ginagamit ngayon. So itong lumang fuse box natin guys is matagal na natin itong ginagamit. So ito yung makaluma compare ngayon is circuit breaker na yung ating ginagamit. Yung mga gantong circuit breaker ngayon sa ating bahay is parang pawala na or paubos na. So bihira na lang po ang gumagamit ng ganitong ating mga lumang fuse box. Kasi ngayon, yung ating mga ginagamit na ngayon is yung ating mga circuit breaker na. Kasi ang circuit breaker is mas safe compared dito sa ating fuse box. So ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung disadvantage ng ating fuse box at ano yung advantage ng ating breaker na ginagamit ngayon. So ang gagawin natin is pag-compare natin yung dalawa. Kasi ngayon yung mga bagong electrician is baka hindi na kilala yung dating fuse box na ginagamit sa loob ng ating bahay. So ngayon guys, di ko lang alam kung sa market is meron pa tayong tinitindang ganitong mga old model na circuit breaker. Kanyang loob guys, ito yung kanyang loob. Ayan. Sa loob niya guys, is meron siyang fuse. Ang fuse niya is ganito ang kanyang itsura. Ayan. So, ngayon, is natuturuan ko kayo kung paano nga ba natin i-trouble to. So, in case na pumutok yung ating fuse sa loob ng ating fuse box. So, ngayon guys, ito yung ating lumang fuse box. Ito guys, is binaklas ko to kahapon sa aking kakliyente. So, pinalitan ko siya ng bagong circuit breaker. So ngayon guys, yung gantong klaseng circuit breaker is medyo old model na to. So compare natin ngayon is ang ginagamit na natin ay yung mga circuit breaker na. So yung gantong circuit breaker guys is luma na to. So ito yung ating old fuse box na tinatawag. Ngayon, ang disadvantage nito guys, kapag nagkaroon tayo ng short circuit sa bahay or troubleshooting, ang unang nadadali rito sa ating fuse box is itong ating fuse. Yan. Ngayon, kung ang gamit naman natin sa ating loob ng ating bahay ay circuit breaker, ito. So, bawa, ganito gamit natin. Once na nagkaroon tayo ng short circuit or troubleshooting sa loob ng bahay, so kapag may nagkadikit na dalawang linya, yung ating neutral at ating live, yung ating circuit breaker, mangyayari lang dyan, mag-t-trip lang siya. Mag-t-trip off or magre-reset. Kahit ilang beses na magkaroon tayo ng short circuit sa bahay, yung ating circuit breaker natin, titrip lang yan. Yan, titrip lang siya. Compare naman dito sa ating fuse box na luma, once na nagkaroon tayo ng troubleshooting sa loob ng ating bahay, ang unang maapektuhan sa atin is yung ating fuse. So, ito yung ating fuse. Sa ating fuse, so, ayan, tatanggalin ko siya. Ayan. Yan. So, sa ating fuse guys, so mapapansin nyo ito, ayan. Ang loob nito is meron siyang software. Bali, kapag nagkaroon tayo ng troubleshooting sa loob ng ating bahay, yung software dito sa loob ng ating fuse is mapuputol siya. Kaya yung ating supply na mula sa ating service provider is mapuputol yung linya. So, makakat siya rito. Kaya yung ating supply, papunta sa ating mga circuit is hindi na makakadaloy kasi yung ating fuse na defect na nasira na. Ngayon, ang mangyayari ito kung sakaling meron tayong short circuit sa loob ng bahay at ang gamit natin yung gantong fuse box, ang gagawin lang natin is papalitan natin siya ng bago para gumana ulit yung ating fuse circuit breaker. Compared naman dito sa ating circuit breaker, basta nagkaroon tayo ng troubleshooting or short circuit sa loob ng ating bahay, yung ating circuit breaker magti-trip lang yan. So, compare naman guys sa ating old na fuse box is pag nagkaroon ng short circuit sa loob ng bahay, yung ating fuse ang unang maapektuhan. So, although yung ating fuse naman is mura lang naman ito, siguro mga 30 pesos lang to sa tindahan or sa ating hardware. So, ngayon guys, kung sakaling nagkaroon tayo ng troubleshooting at yung ating fuse is pumutok or wala siyang sign na nasunog dito. So, gagawin nyo lang guys para malaman natin dito kung alin dito yung defect, gagamit tayo rito ng multi-tester. So, gawin nyo lang is ibaba nyo muna yung ating fuse box para sa ating safety.
And then, tanggalin natin yung ating fuse. So, ayan, tanggalin natin siya. Ayan, tanggalin lang natin siya. Ngayon, pagkatanggal natin yung ating fuse, ito. So, ang gagawin natin is gagamitan natin siya ng multi-tester para malaman natin kung alin nga ba rito sa dalawa yung defect nung nagkaroon tayo ng short circuit sa loob ng ating bahay. So, gagamit lang tayo ng multi-tester. So, simple lang yan. Arrange lang natin sa times 10 or times 100 para sa continuity ng ating fuse. So, sa pag-check case ng ating fuse, kung defect ba siya o hindi na, so, simple lang. Yung ating test probe is ilalagay natin dito sa magkabilang dulo para malaman natin kung good pa ba yung ating multi-tester. Once na nagkaroon siya ng reading dito, yung ating multi-tester is good pa yung ating fuse. Ngayon, yung ating test proof is itatapat ko rito sa kabilang dulo. So, ayan. So, ayan. So, ayan guys. So, ibig sabihin, good pa yung ating fuse. So, pumapalo pa. Ayan. So, ayan. So, ayan siya guys. Good pa to. Ayan. So, ayan siya guys. Good pa. Pumapalo pa yung ating fuse. Ngayon, kapag naman ay defect, ito, defect to eh. So, ayan, defect siya guys. Hindi siya pumapalo. Ibig sabihin guys, yung ating fuse is defect na siya. Posible yung ating software sa loob nito is nag-cut na, naputol na. So, fuse guys, yung unang naapektuhan once na nagkaroon tayo ng short circuit sa loob ng ating bahay or may nagkadikit na linya kaya na-defect yung ating fuse box. So, simple lang guys yung ating gagawin. Gagawin lang natin is kukuhain lang natin yung continuity ng dulo-dulo ng ating fuse. Kung pumalo pa siya at nagka-reading sa ating fuse box, so good pa siya. Pero kapag hindi na pumalo, tinest natin yung ating fuse at hindi na nagkaroon ng reading is yung, so ang problema niyan yung ating fuse na. So defect na siya. Ngayon, gagawin lang natin is i-remove natin and then papalitan natin. So yung ibang electrician naman, ang nakikita ko naman minsan yung kanilang halimbawa, ito, fuse to. So, andito na, fuse. Ngayon, yung isang fuse dito is pumutok na rito. Yan, pumutok na. So, ginagawa ng ibang electrician is, tinatanggal yung ating fuse. And then, ang ginagawa, nagja-jumper dito ng wire. Ngayon, kung magja-jumper tayo rito ng wire at nagkaroon ulit ng troubleshooting, so, ang madadali dyan, yung isa namang fuse. So, ito, masisira ito. So, hindi ko advisable guys na mag-jumper kayo rito ng wire dulo-dulo para yung supply natin is makadaan papunta rin sa ating mga circuit. Possibly guys, ang mangyari yung ating metro is masunog yung kanilang terminal dun sa loob. Kasi, yung ginawa natin is nag-jumper tayo rito. So, hindi yun advisable. Pero na lang kung merong circuit breaker yung ating electric meter na bukod. Kasi yung ibang electrician talaga is pag pumutok yung fuse is naglalagay sila rito ng jumper. So hindi yun guys safe. So wag yung gagayahin yun. Kung pumutok yung ating fuse, ang gawin lang natin is palitan ulit natin siya ng bagong fuse. Para kung once na nagkaroon ulit ng troubleshooting is fuse lang yung maapektuhan. So sa ngayon guys, yung ganitong model ng ating fuse is bihira na lang yung ganitong gumagamit. Kasi ang ginagamit na natin ngayon is yung ating circuit breaker. So yung advantage naman ito ng circuit breaker, so sabi ko nga kanina, so once nagkaroon tayo ng short circuit sa bahay or may nagkadikit na linya, yung ating circuit breaker is kusayang mag T-trip off. So kasi ang trabaho ni circuit breaker siya yung magpo-protect ng ating circuit sa loob ng ating bahay, pati na rin tayong mga consumers. So yun guys yung advantage itong circuit breaker. So pagdating naman sa ating lumang fuse box, so kapag nagkaroon tayo ng short circuit at may nagkadikit na linya, ang unang nadadali rito yung ating fuse. So ito yung malimit na pinapalitan natin palagi once na nagkaroon tayo ng short circuit. So ganun lang guys yung disadvantage nitong ating lumang fuse box at ang advantage nitong ating bagong breaker. So ngayon guys, bukod sa circuit breaker is meron pa tayo mga latest na circuit breaker na ginagamit sa mga bahay or sa mga industrial building na. So ito guys yung tinatawag na MCB
or miniature circuit breaker. So, and then yung ganitong mga circuit breaker is medyo mahal siya compare dito sa ating circuit breaker na normal lang. So yung ganitong kasing MCB guys is ito na yung ginagamit natin na mga latest na circuit breaker pagdating sa ating mga industrial na building. And then guys, pahabol pala, so meron ako itong dalawang fuse. So papansin nyo, itong fuse na to is malaki siya compare dito. Kasi kaya malaki siya guys is mataas yung kanyang ampere, so 60 ampere. Ngayon yung kanyang fuse box, so hindi siya ganito kaliit. So malaki yung kanyang fuse box pag malaki yung ampere natin. Kasi guys, yun yung pinakang main na natin, kaya malaki yung ating fuse. So ito guys, binaklas ko lang to kahapon dun sa isa kong kliyente. So yan, good pa to guys. Yan, good pa. So i-check natin at kuha lang ating continuity ng ating fuse. So ayan, tingnan nyo. So ayan, ayan siya. So i-test lang natin siya. Ayan. So ayan, good pa yung ating fuse. So so ngayon guys, yung mga ganitong fuse box is pawala na rin to eh. So kalimitan talaga is ganito na rin yung mga ginagamit ng tao. So ngayon guys, in-explain ko lang sa inyo yung pinagkaiba ng ating circuit breaker at yung ating lumang fuse box. Baka hindi na to kilala ng mga bagong electrician, kasi yung ganitong style ng ating fuse box is makaluma na to. So matagal na tong model na to compared dito sa ating bagong circuit breaker na ginagamit na ngayon. So kung akong tatanungin guys, kung aling ang masipag gamitin dito, kung circuit breaker nga ba or gantong model ng ating circuit breaker, so advice ko na lang sa inyo is circuit breaker na yung gamitin natin sa loob ng ating bahay. Kasi yung ating circuit breaker, once na nagkaroon nga tayo ng short circuit, is yung ating circuit breaker is mag say trip off lang yun. So compare dito sa ating lumang fuse box, once na nagkaroon ng short circuit is yung ating fuse ang unang madadali. So gagawin natin is bibili pa tayo dito sa hardware. So compare lang dito sa ating circuit breaker is kahit ilang beses na magkaroon tayo ng short circuit sa loob ng ating bahay is mag off lang yung ating circuit breaker. So hindi tayo nagpapalit ito, pwera na lang na masunog yung ating mga circuit breaker. Okay, so yun lang guys, sana may naintindihan kayo. So yun lang guys, so in-explain ko lang sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba ng ating lumang fuse box at ng ating circuit breaker na ginagamit ngayon. So ngayon guys is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Sir Nano Masayon. So Sir, shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. And then kay Sir Hernan Porcanilla ng San Pablo City, Laguna. So Sir, maraming salamat po sa panonood. So shout out po sa inyo. And then kay Sir Mora ng Mekawayan, Bulacan. So shout out po sa inyo Sir. And then kay Sir Eugene Estrelado ng Luciana, Laguna. So maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa akin YouTube channel. So sa mga gusto magpa-shout out, ang gawin niyo lang isa comment lang yung pangalan nyo and address. And then, binabati ko na po kayo ng advance Happy New Year po sa ating lahat. So, hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you.